Nais mo bang makarinig ng mga salitang makapaghahatid ng inspirasyon sa iyong buhay? Nais mo bang makarinig ng mga salitang makapaghahatid ng inspirasyon sa iyong buhay pananampalataya? Nais mo bang makarinig ng mga salitang makapaghahatid ng inspirasyon sa iyong buhay paglilingkod? Ito ang programang maghahatid sa inyo ng inspirasyon. Tara na, panood at makinig sa Binspirasyon sa ating panahon tuwing alas 8 ng gabi kasama sina Father John Era, Father Joel Vescover at Father Nelson Gisco. Binspirasyon sa ating panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kakonect, no? At syempre, bukod sa magandang gabi, binabati din po natin ng isang magandang umaga yung ating pong mga taga-subaybay na mga kaibigan po natin sa abroad, no? At ngayon, no, kahit na ho medyo napakasungit ng panahon, ang mahalaga ho, hindi ho tayo masungit. Ano ho? Kaya nga ho, sa gabi hong ito, ang makakasama ho natin ay isang taong napaka-welcoming, no? Napakabait at hindi ho nagsusungit. No? At siya po yung director po ng Miraculous Medal Apostolate, ang ating kapatid po na si Father Choi Limhoko. Welcome, Father Choi. Salamat, Father Nelson, at magandang gabi po sa ating lahat na sumusubaybay sa Vinspirasyon dito sa Vincent Connects. At syempre ho, gaya ho ng ating nakagawian, bago ho natin ipagpatuloy ang ating programa, ay lagi po natin sisimulan ito sa patnubay ng ating Panginoon at sa paggabay na rin ho ng mahal na bira ng Medalya Milagrosa. Kaya iimbitahan po natin si Father Choi na pangunahan po tayo sa ating ako na po pala sa pambungad na panalangin po, ano, mamaya na lang po si Father Choi na magbibigay po ng closing prayer at gayon din po ng blessing po para po sa ating lahat. Ilagay po natin ang ating sarili at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapagmahal naming Ama, nagpapasalamat po kaming muli sa iyo sa isang pagkakataon na makapagtanghal sa programa ng Binspirasyon. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay at sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob mo po sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga taga-subaybay at sa bawat isa. Panginoon, hindi man po lingid sa aming kaalaman na alam naming hindi kami nararapat na tumanggap ng mga biyayang ito. Subalit dahil sa iyong labis na pagmamahal, ay patuloy mo po kaming binibigyan ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Kaya nga po sa lahat ng aming mga pagkukulang, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa iyo. Ngayon din po, Panginoon, ay ramdam na ramdam po namin ang bagsik at dilib yung dala ng bagyong Rolly. Kaya itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga ari-arian, lalong-lalo na po ang aming buhay. Panginoon, ilayo mo po kami sa anumang sakuna. Iligtas mo po ang buhay ng bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon, kami po iyong proteksyonan sa banta ng dilubyong ito na si Rolly. Gabayan, ipag-adya sa anumang kapahamakan at masama. Ito po ang dalangin namin sa iyo, Panginoon, kasama ng mahal na bira na Medalya Milagrosa, O Mary conceived without sin, pray for us have recourse to you. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon naman, siyempre, Father Choi, natapos na tayo sa ating opening prayer. Magandang mabigyan natin sila ng Bible quote, no? Para mas lalo pa nating mabigyan ng inspirasyon ng ating mga tagapakinig. Okay, ang ating Bible quote ay mula from the Gospel according to John, chapter 2, verse 5. Woman, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. His mother said to the servants, do whatever he tells you.
Napakaganda pagnilayan din itong ebanghelyo natin, ano, lalo na ito ay may kinalaman sa ating topic para sa umagang ito. At nakikita natin kung paano ang nagiging papel ng Mahal na Birheng Maria sa buhay at misteryo ng ating kaligtasan, ano, sa buhay ng ating Panginoong Jesus at sa ating kaligtasan. Marahil, simple lang naman ang sinasabi dito, ano, kung paanong naging masunurin ang kanyang anak na si Jesus, hindi lamang sa kanyang ama, kundi ganun din sa kanyang ina. No? Lalo na't nakikita ng Mahal na Birhen ang mga pangangailangan ng tao, through her, ay nagiging daan siya at daluyan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Tama ba ako doon? Tamang-tama, Father Nelson. No? Without forgetting that we only have one mediator, which is Jesus Christ. Yes. Pero ang magandang mensahe sa atin ng ating binasang Bible passage, no, is that tulad ni Maria, tayo rin ay pwedeng maging daluyan ng biyaya sa ating kapwa. I think yun yung magandang hamon at paalala sa atin. No? Ako, tamang-tama yan, Kuya Choy. At ako'y naniniwala sa iyo dyan. Mamaya, palalalimin natin yan sa ating banal na misa. No? Yung sinasabi mong papaano ang bawat isa ay hinahamon na maging daluyan ng biyaya sa ating kapwa. Sa halimbawa, no? At pangunguna ng ating Mahal na Birheng ng Medalya Milagrosa. At ngayon din naman, ay bibigyan natin sila ng ating daily vitamins. No? Yes, kailangan natin yan, Father Nelson. Oo, lalo na sa panahon. Kailangan i-boost. Kung meron, lang ang iyong physical na pangangatawan, kundi ang iyong pananampalataya at kaluluwa. Yes, kailangan. Meron nga tayong tinatawag na balance, no? sa ating buhay. Healthy mind, body, and spirit, no? Ay, syempre, at bibigyan po natin sila ng, kung meron tayong kinakailangan na ibus ang ating katawan ng daily vitamins, meron din tayong tinatawag na daily vitavins. Ito ay quotation galing po kay St. Vincent de Paul. At sinasabi po dito na may kaugnayan sa ating Mahal na Birheng Maria, emptied of herself to us to welcome God and allow herself to be filled with God. Yan. So napakaganda rin ito, no? Nang sinasabi sa atin na patungkol sa ating Mahal na Birheng, kung paanong siya ay kumbaga ay binuksan niya ang kanyang buong sarili upang nang sa gayon ay makapasok, no, ang ating Panginoon at gamitin siya bilang instrumento ng sa kaligtasan, sa kasaysayan ng kaligtasan. Ano? Meron ko bang nais banggitin para doon, Kuya Choy? Well, yun nga, no? Katulad nung ating related pa rin sa binasa nating passage, no, yung pamamagitan ni Maria, no, because she allowed herself to be emptied, kaya naman pinuspos siya ng Panginoon ng grasya at biyaya. Yun. Mm-hmm. Kumbaga akalain mo ba naman, 'di ba, na si Maria ay galing sa napaka, sabihin na natin, ano, sa anawim, no, mga sa kultura nga namang Hudyo, ito yung mga tinatawag natin na mga poor, no, mga poor people, no, in the Jewish culture. Pero sa kabila ng kanyang katatayuan, hindi ito naging hadlang upang siya ang piliin, no, ng ating Panginoong Diyos na maging ina ng ating Panginoon na si Jesus. Kaya nga gaya ng sabi mo, talagang siya ay napuspos, no, ng biyaya. No? Yes, kaya nga napakaganda ng imahen ng Miraculous Medal, Father Nelson. Pinapaalala sa atin na kapag tayo, no, bukos palad, no, handang magbigay, no, tayo rin ay pupuspusin ng Panginoon. Kailanman hindi tayo magkukulang. Pero kung ikaw yung tao, no, na gusto mo ay puro pakabig, no, at papasok na lamang lahat, no, hindi ka rin pagpapalain at mailap din ang biyaya sa iyo. Amen po ba, Father Nelson? Amen. At kaya nga, Kuya Choy, di ba parang nakikita ko yung analogy niyan, eh. Di ba kapag yung kamay natin, di ba, tinan mo, humawak ka ng buhangin, di ba? Tapos when you clasp your hand, no, holding that sand, makikita mo kakaunti lang, no, yung iyong mga hawakan. Parang tubig din yan, eh. Mm-hmm. Diba? Pag umawak ka ng tubig and when you clasp your hand with water, no, makikita mo kakaunti yung iyong mga hawakan. Pero pag nakabukas siya, mas marami kang nahawakan, mas marami naiiwan sa'yo. It's the same thing gaya na sinasabi mo. Tingnan mo Mahal na Birhen, di ba? Titingnan natin yung mga kamay niya, hindi nakatikom, nakabukas. Bukas palad. No? Bukas palad talaga. So, yun din, gaya na sabi mo nga, talagang kapag tayo ay mas nagbibigay, no, mas marami pang grasya. No? At kung minsan, no, Father Nelson, tayo rin ay, you know, marami tayong masyadong pinangahawakan sa buhay, takot tayong i-let go. No? Akala natin pag tayo ay nag-surrender sa kalooban ng Diyos, no, eh, mawawalan tayo, magkukulang tayo. But actually, no,
from the experience of our Lord Jesus and the Blessed Mother, mm-hmm. no, sa buhay nila, na sinikap parate na hanapin at sundin yung kalooban ng Diyos. Mm-hmm. Nakita natin na kailanman, no, hindi sila nagkulang. Yes. No? At hindi ka magkukulang dahil bibigyan ka pa ng Diyos. Diba gaya na sinasabi sa Biblia, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa iyong biyaya. Kaya nga, balik tayo sa ating mahal na Birhen. Siya ay napuspos, no? At talagang bukod na pinagpala sa babaeng lahat. No? Ayan. At siguro, Kuya Choy, abang pinagmamasdan kita eh, talagang lalo na naka-face mask ka, lumalabas yung gandang lalaki. At ako rin, ano? Siyempre, nakita naka-face mask tayo, mas labas yung gandang lalaki. Ano? Pero ang what is so significant, doon nakita ko yung face mask mo. Meron niya nakasulat eh. One must see God in everyone. At sino nagsabi niyan? Aba, walang iba kundi si Saint Catherine Labore, ang missionary ng Miraculous Medal. At ito naman, ito naman. Oh, kita niyo, kabilaan yes. din. Uh-huh. Meron ditong image no, ng Miraculous Medal. At sa kabila naman yan ay, siyempre, ano ho yan? Yung back ng medal. Yeah, no. Si so, Father Nelson po yung aming ano number one endorser yes. ng mga produkto sa MMA. Kaya maraming salamat, Father Nelson, sa parating pagpa-plug ng ating mga produkto sa MMA. Ay, walang ano man, Kuya Choy. Ako naman eh, kaya ako naman ho ginagawa yon ay dahil ho sa ganang nais ko rin ho kayo na maging mission partner ho namin. Ano po, gaya ng nababanggit ko pag ako yung nagbablog. Na kapag kayo po ay tumatangkilit sa mga produkto sa MMA, sa Miraculous Medal Apostolate, bukod sa natutulungan nyo ho, na patuloy ho na gumalaw no yung ating Miraculous Medal Apostolate, nakakatulong din ho kayo no, sa pagpapaaral ho ng ating mga seminarista. Yun naman ho yung pinaka-purpose ho ng ating yes. Miraculous Medal Apostolate no. Okay. Yung mapag-aral ho natin para marami pa rin hong pari no at mabubuting pari na magiging instrumento no ng paghahatid ng grasya ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan din ng tulong ng ating mahal na Birheng Medalya Milagrosa. But without further ado and much mm-hmm. ado no Kuya Choy. Mm-hmm. Magandang doon na tayo pumunta sa topic natin no. Yes. Bakit ba sa aming usapan ay laging nababanggit ang mahal na Birheng Maria, Miraculous Medal, no, MMA, lahat yan ay pumapatungkol lahat ng sa St. Catherine Labore, lahat 'to yan ay isa ang patutunguhan, no. Mm-hmm. Ito hong lahat ay may kaugnayan sa tinatawag nating Medalya Milagrosa. Kaya ho mga kapatid, sa gabi hong ito, ngayong linggong ito ay isa munang napakagandang topic ang ating i-discuss. No? Bago ang lahat-lahat ng mga susunod pa nating mga diskusyon, eh magandang magsimula tayo sa simula. Mm-hmm. Diba? Mahirap na magsimula sa katapusan. No? Mm-hmm. Yes. Pero meron namang ganun. Ano? Ibang pelikula, nagsisimula sa katapusan, at saka mabalikan. No? Pero tayo, sisimulan ho natin sa simula. No? Bago natin tapusin. No? So, sa simula, ang ating pong pag-uusapan ay ang topic na paano nagsimula ang Miraculous Medal. Yes. Ayan. So mga kapatid, yan po ang ating pag-uusapan po ngayon. Kasama po natin ang director ng Miraculous Medal Apostolate na si Father Choy Lim Hoco. Paano ba nagsimula ang Miraculous Medal? At habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating programa, ay iniimbitahan ho namin kayo. Ano ho? Na mayroon pong comment section doon po sa ating Vincent Connects. Abay, mangamusta ho kayo, magtanong ho kayo, pwede rin ho kayong mag-share ng inyong mga karanasan at mga kaalaman tungkol din po dito sa paano nga ba nagsimula ang Miraculous Medal. At hindi lang ngayong linggo yan, Father Nelson, but mm-hmm. buong month of November, no? Yes, so katatapos lang ng October, Month of the Rosary, no? Yes. At para sa ating mga Vincentians, no? Ang buwan din ng Nobyembre is a Marian month, no? Because sa buwan na ito pinagdiriwang yung kapistahan ng Miraculous Medal. Kaya itong mga darating na linggong to, no? Nabanggit na natin kanina yung mga ibang magiging topic natin ng Father Nelson. Yes. MMA, COM, Miraculous Medal, yes. St. Catherine Labore. Opo. Kaya maganda pong abangan ninyo itong mga darating na linggong to. Mm-hmm. Pag-uusapan natin lahat related sa Miraculous Medal. At syempre, huwag na wag ninyong kalilimutan ang araw ng ating kapistahan para sa Miraculous Medal. That's November 27. Ano ho, yan. Syempre, pa-plug na rin ho natin na sa November 27 ay 40th anniversary ho
ng National Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal sa sukat ng Munting Lupa. And this year also, we're celebrating the 190th anniversary of the apparitions of the Blessed Mother to St. Catherine Labore, Father Nelson. Kita ho ninyo, talagang we are so blessed no, ng itong mga celebration na ho ito amidst the pandemic. Amen. Ano ho? Kaya nga ho, napakaganda ho na magandang malaman muna nating lahat. Siyempre, meron tayong mga devotion sa ating Miraculous Medal. Ano po? Kaya magandang, siyempre, papakita ko muna sa inyo. Natatago. Yan ang aking devotion din sa mga magiging ng Medalya Milagrosa. Di ho ba? Yan, no? At siyempre, magandang ngayon. Alaman muna natin. Kasi minsan nakakapagbigay tayo ng medalya sa kagustuhan natin dahil tayo malakas yung paniniwala natin. Mm-hmm. Pero nalilimutan natin, ipaliwanag sa kanila. Tama. Saan ba nagmula yun? Diba? Para at least alam nila kung ano yung pinagdadasalan nila o bakit sila nagdarasal sa Miraculous Medal. Diba, Kuya Choy? Tama ba yun? Tama, tama, Father Nelson. Mm-hmm. Sige. So siguro, Kuya Choy, baka mababahaginan mo kami. No? Paano nga ba at nagsimula ang Miraculous Medal? Saan ba natin magandang simulan? No? Well, siguro maganda, medal. Father Nelson, simulan natin sa pinagmula ng ating pamilya, sa ating mga founders, no? Si St. Vincent de Paul and Louis de Marillac. No? Mm-hmm. So alam natin na nung nabuhay si St. Vincent at si St. Louis, wala pa naman yung Miraculous Medal, no? At wala pa rin yung dogma ng Immaculate Conception. Pero ganun pa man, very firm na yung paniniwala ni St. Vincent at St. Louis na si Mama Mary ay pinaglihing walang sala, no? Mary conceived without sin. Ano po? No? So si St. Louis even composed a prayer in honor of the Immaculate Conception, which the sisters pray up to this very day every mystery of the rosary. Wow, that's something good. At si St. Vincent naman, no? Siguro hindi naman siya ganun ka-diehard Marian saint because he was also careful not to commit yung mga mistake during that time no, nung nabubuhay siya na nasobrahan naman yung pagdedebusyon ng ibang tao kay Mama Mary, parang fourth person na ng Holy Trinity si Mama Mary. No? Kaya, but, no, mayroong special na lugar at puwang si Mama Mary sa buhay ni St. Vincent. And even doon sa constitution natin, Father Nelson, di ba, ang bilin niya, sabi niya, kapag mayroong pagkakataon na i-propagate, i-promote ang Mahal na Birhen, gawin ninyo. Gayon din yung pagdarasal ng Santo Rosario. No? So perhaps it is because of this love and devotion and that firm belief of Vincent and Louis na si Maria ay pinaglihing walang sala, kaya naman na-reward yung ating double family, no? Ng Congregation of the Mission at Daughters of Charity ng pagpapakita niya kay St. Catherine Labore. Yes. At so, paano ba nangyari yung mga ganong pagpapakita kay St. Catherine Labore? Well, siguro maganda rin, Father Nelson, nabanggitin na yung time na nagpakita si Mama Mary, 1830, no? Medyo magulong panahon din yun sa France at sa mundo, no? Katatapos lang ng isang digmaan, no? Yes. At mayroon pang parating na isang madugong digmaan, no? And it was during this time that the apparitions occurred, no? To our visionary Saint Catherine Labore, no? as we know Saint Catherine's also from France, no? Mula sa pamilya ng peasants sa France, no? At meron na siyang isang ate na madre, no? Pero napaalam siya sa kanyang tatay, no, na gusto niya ring magmadre, no? Sabi sa kanyang tatay niya, eh, anak, tama na isang madre sa pamilya. So, pinagtrabaho siya. Sumunod naman si Catherine, pero nandun pa rin yung pagnanais niya na magmadre, no? And by the way, si Catherine ay maagang naulila sa kanyang nanay. So, yung kanyang pangungulila ay binuhos niya sa Mahal na Birhen. And after some time, no, yun nga, no, natuloy na rin. Pumasok din siya sa Daughters of Charity. At hindi pa man siya nagtatagal, no? In the old church calendar, no? Ang kapistahan ni St. Vincent dati, Father Nelson, ay celebrate ng September 19, no? September 19? Oo, no, yung lumang calendar, no? Bakit September 19? Yun yung kanilang nakagawian dati. No, ngayon, we celebrate September 27, yung kanyang death, no? Yes, kanyang feast. Yes, yes. So anyways, itong kanilang Mother Superior, para magkaroon ng devotion itong mga bagong madre, kay St. Vincent, ang ating founder, no? Nagbigay ng talk yung kanilang Mother Superior on the eve of the Feast of St. Vincent. And then, binigyan sila ng relic ni St. Vincent de Paul. Kapirasong damit ni San Vicente, yung kanyang tela. No? Sinatawag natin mga tela. At nung nakuha ni Catherine itong tela na ito, nagdasal siya kay San Vicente. No? Sabi niya, San Vicente, alam ko, balang araw pagkakaloob mo sa akin yung grasya na makita ang Mahal na Birhen. Yun yung kanyang panalangin bago siya natulog nung gabing yun.
At hindi niya alam noon that very night magkakatotohin kanyang dasal. Mm-hmm. Parang Kuya Choy, putulin kita. Ha? Yes. Yung sa sinasabing tela na yon ay ibinigay mm-hmm. as relic of St. Vincent de Paul, no? Para sa mga madre during that time. Mm-hmm. Tama ba ako dun sa sinasabi narin kong istorya na parang hinati yata niya yung tela, yung kalahati itinago niya at yung kalahati nilunok daw niya. Tama ba 'yun? No? Ito ay Oo daw, no, sa pagnanais niya, no, na makita at matupad yung kanyang panalangin na makita ang mga labirhen, mm-hmm. no, kinuha niya yung kapiraso ng tela, no, mm-hmm. nilunok niya at sa kanya sinabi yung dasal niya na San Vicente, alam ko balang araw ipagkakaloob mo sa akin yung grasya na makita ang mahal na birhen. Of course, she was talking about seeing the Blessed Mother in the afterlife. Mm-hmm. But yun na nga, little did she know that very same night her prayer will be answered. Mm-hmm. Mm-hmm. At ito na nga yun nakalagay sa kanyang diary, no? Na sabi niya doon at around 11:30 ng gabi, no? Mm-hmm. Mayroong batang gumising sa kanya. Sabi nila yun daw yung kanyang guardian angel. Guardian angel. Yeah. Na sinabi sa kanya, "Come to the chapel, the Blessed Virgin is waiting for you." Mm-hmm. So, sinundan niya yung bata, no? At ginaid siya papunta sa kapilya. Pagpasok niya ng kapilya, no? Namangha daw siya kasi lahat ng mga kandila nakasindi para daw may midnight mass. No? Mm-hmm. Pero wala naman tao. So, yung bata, dinala siya dun sa may altar, no? Mm-hmm. At maya-maya sinabi sa kanya, "Here is the Blessed Virgin." Mm-hmm. Wala naman siyang makita, pero maya-maya, no? Nakarinig daw siya ng tunog ng parang tela, no, silk dress. Mm-hmm. At nakita niya ang mahal na birhen upo doon sa upuan ng pare. Mm-hmm. Ang ginawa niya ay tumakbo, lumuhod, at nilagay niya ang kanyang mga kamay sa lap ng mahal na birhen. At mm-hmm. nag-usap sila for several hours. Mm-hmm. So, yun yung unang pagpapakita. Mm-hmm. No? Yung upuan na yan, actually, nakita pa natin, ano, pinagpaano din tayo. We're so blessed na tayo ay nagkaroon ng Marian pilgrimage at nasaksihan natin mismo yung upuan na yun, ano, mm-hmm. ng mahal na birhen. Mm-hmm. At nandun pa hanggang ngayon na talagang iniingatan. Yes. Alam mo ba, Kuya Choy, mabalik lang ako doon, ano, sa naalala kong may kwento yata dyan tungkol dyan sa upuan na yan. Meron. There was a mother and her child, no, na talagang desperate na rin yung magulang kasi yung anak niya yata nila during that time ay may cancer, no, if I'm not mistaken. And I have heard this story from so many sources, no. At sabi nga nila na nagdarasal daw dun yung ano yung nanay, no, na syempre asking for help na pagalingin yung anak niya dahil kahit sinong doktor, kahit sa ospital sila pumunta, talagang mukhang hopeless case na. Until doon sa kanilang pagdarasal, may nagbabantay yata na madre, no, doon sa upuan, na siyempre, pag hindi mo nga nang binantayan nyo, baka kung sino-sino umupo, no, siyempre, iniingatan din nila yung upuan. Until siyempre, may time na nagkakaroon ng pangangailangan yung madre, nagbabantay, so umaalis siya, no. At balita ko yung nanay, talagang pinipilit itulak yung kanyang anak, ano. Itulak. Munti pa nga doon napasubasob eh. Sa lakas ng tulak. Dali, puntahan mo, dali. O di, during that time, nung paglalapit yung bata, naglalakad siya, tapos babalik na sa upuan. Tapos tama-tama naman, darating yung madre. E di, antay pa ulit sila, dasal pa ulit ng dasal. Nung umalis ulit yung madre, sinipa na nung nanay papunta doon. Hindi, nanay sabi, anak, sige na, pumunta ka na doon. Tapos nung pupunta na yung bata, mga dalawa, tatlong hakbang, bumabalik na naman siya. Diba? Tapos, syempre, naiirita yung nanay. No? Tapos dumating na naman yung madre. For the third time, no, nung tinutulak yung bata, nung umalis na yung madre, ang sabi nung bata, nung after 2 or 3 steps, bumalik siya sa nanay niya. At anong sabi nung bata? Nay o mami, the girl seated on the chair told me that I'm already healed. Diba? So, alam mo, habang kinukwento ko yung kwento, kinikilabutan ako. Oo, narinig ko rin yung kwentong yun. Oo, so, yun nga, true enough, ito yung babaeng ito, nagbigay ng testimony, ano? So, from time to time, babalik sila dun. At, yun nga, talagang nung pinacheck nila yung kanyang anak, no, sa doktor, sa ospital, talagang totally healed. Nawala na yung, ano, wala ng cancer, as in. So napaka-powerful talaga, no, ng miraculous medal, yes, no, ng mahal na birhen. If she wills and if God wills, no, that you'll be healed, definitely through her intercession, yes, you'll be healed. Amen. Amen. Mm-hmm. At maganda rin sigurong banggitin natin yung magandang mensahe na sinabi niya nung kanyang mm-hmm. unang pagpapakita ng first apparition. Ano ba yung unang sinabi ng mahal na birheng Medalla Milagrosa?
Kay St. Actually, Catherine. Parang hindi pa nga yata dapat tawagin ano, na Medalya Milagrosa during that time. Ano? Yes. Sige, sabihin lang natin na ano ang naging mensahe ng Mahal na Birhen sa kanyang unang pagpapakita kay Santa Catalina Labore. Uh-huh. Ayon doon sa diary ni St. Catherine Labore, no, sinabi sa kanya ng Mahal na Birhen nung una sila nag-usap, sabi niya is, "My child, the good Lord wishes to entrust you with a mission." No? Mm-hmm. Mahihirapan ka, hindi ka paniniwalaan, kukutsain ka nila, no? Mm-hmm. Pero huwag kang mapanghinaan ng loob. Mm-hmm. And then, si Mama Mary, sinabi niya yung mga what is about to happen to France. No? Gaya na nabanggit natin kanina, Father Nelson, katatapos lang ng isang digmaan, mm-hmm. meron pang isang madugong digmaan na parating, mm-hmm. at kung ano-ano pang mga problema at sakuna. Mm-hmm. So, she said, no? At maganda siguro to na, ano, na sariwain natin yung sinabi niya, lalo na sa pinagdadaanan natin ngayong panahon ng pandemya. Mm-hmm. At mga kaguluhan sa mundo. Sabi ni ng mahal na ina, sabi niya, "There will be a time when the evil will be so great, no? Everyone will think, no, all is at a loss, no? In that time of great danger, no, sabi niya, have courage, no? God's protection is always there, no? And in that great danger, I shall be with you myself. I always have my eye upon you." Isipin mo yung napakagandang mensahe na yun, "I always have my eye upon you." Mm-hmm. And I think yun din yung sinasabi niya sa bawat isa sa atin ngayon, mm-hmm. no, sa pinagdadaanan natin ito. Mm-hmm. Na huwag matakot, no, sapagkat nandyan ang paggabay at protection ng Diyos at naririto rin ako. No? Mm-hmm. We should always remember, Father Nelson, na just like the Blessed Mother will always echo the words of her son Jesus. Mm-hmm. And Jesus was sent to bring the good news. Mm-hmm. Kaya mahalaga na itong mga apparitions, no, yung mga mensahe nito, no, eh magandang mabuting balita rin yung hatid nito. Mm-hmm. No? Hindi para takutin tayo, no, mm-hmm. kundi, no, para ipaalala sa atin o bigyan tayo ng warning sa mga maaring mangyari, but at the same time, bigyan tayo ng lakas ng loob. Mm-hmm. At akayin tayo para mas magkaroon ng tiwala at pananampalataya kay Jesus at sa Diyos. Mm, amen, Kuya Choy. Mm-hmm. Alam mo, Kuya Choy, habang binabanggit mo nga doon, mm-hmm. ano, yung unang-unang part pa lang na sinabi mo na when our Blessed Mother appeared to St. Catherine Labore, she entrusted her with a mission. No? At sabi mo nga doon sa mission na ibinigay sa kanya, may warning eh. No? She was forewarned by our Blessed Mother na maghanda ka na, dahil na talagang marami kang mararanasan, persecution, at may mga tao na parang kukutsain ka pa, hindi ka paniniwalaan, but still go on, because what you're doing is actually the will of God. Siguro kung i-relate lang natin sa panahon natin, Kuya Choy, no, yung ganito, na tayo din naman, no, na all of us has been entrusted with a mission, no, bringing the good news sa lahat ng tao, hindi lang sa salita. Gaya siguro ng naranasan ni St. Catherine Labore, no, na marami ding paghihirap ang kanyang pinagdaanan, at marahil takot din, ano, dahil alam niya na talagang napakabigat ng mission na gagawin niya. In this time of pandemic, dumarating din palagay ko sa atin yung takot, no, na syempre as much as possible we would like to secure ourselves, no, gusto natin sa loob na lang tayo ng kwarto, maging healthy tayo, ano. Eh, pero may tawag eh, may mission, no? Kaya nga, you know, muli natin ibabalik sa kanila na kahit na ho anong dilubyo, kahit na mamaya may bagyo, kahit yung sa bagyong dumating, ano, hindi tayo natitinag na patuloy na magpakain, no, ng ating mga kapatid na nangangailangan, no? Kaya ganun pa man talagang anumang hirap ang daranasin natin, basta kahit na makaranas tayo ng hindi magandang karanasan, pero we still continue to follow the will of God, palagay ko pagpapalain tayo ng ating Panginoong Diyos, no? Eh, pero sasabihin naman ng iba, Father Nelson, Father, paano ako makakatulong, makagawa, yun na nga, no, bawal lumabas, mm-hmm. senior ako, no? Mm-hmm. Siguro maganda dyan ipaalala yung sinabi ni St. Vincent na love is inventive unto infinity, no? Mm-hmm. So ganun din sa acts of charity, no? Mm-hmm. Mayroong paraan, no? Yeah. Meron at merong magagawang paraan para makatulong, ipahatid ng iyong tulong at suporta sa ibang tao. Iyan, Kuya Choy. Siguro nabanggit mo yun, bigla tuloy kitang naalala, no? Kahapon, mm-hmm. no? Ay kayo ay nagbisita Maria. Maria. Ano?
At gaya nga ng sabi mo, paano ako makakatulong gayong ako'y nasa loob lang ng tahanan, 'di ba? Talagang God provides. And with the help of our Blessed Mother, she will always guide us, no? And will tap people, no? to help in our mission, 'di ba? Namumroblema tayo na nag-uusap tayo. Paano madadala ang mahal na Birheng Maria? Ano nga naman ilagay mo sa kariton? O pwede naman, 'di ba? Pwede naman kung talagang walang wala, dihilahin ang kariton, ano? Nga lang, syempre to make it more viable and at the same time ay mas maging madali para sa lahat, na mas marami pa tayong mapuntahan. Akalain mo, 'di ba? Mm-hmm. Sa hindi natin inaasahang pagkakataon, mayroon nag-volunteer na magpahiram ng sasakyan. Yes. 'Di ba? Amen. Maraming nag-extend ng tulong, no? Mm-hmm. So, ayun. So, pero hindi pa dyan natatapos yung ating kwento. Isang yugto pa lang yan, Father Nelson. First apparition. Siguro maganda, ituloy na natin, no? In the apparitions of Our Blessed Mother sa Miraculous Medal, tatlong beses po siya nagpakita, di ba, Father Nelson? Yes. So, nabanggit na natin yung sa kanina, July 18 to 19 ng madaling araw, 1830. Yes. No? So, tandaan po ninyan, July 18, 1830. Dahil pagkatapos nitong programa na to, bibigyan namin kayo ng online exam. So, that was July, no? So, July, August, September, October, November, same year, 1830. Ilang buwan na nakalipas? July, August, September, October. Tatlong buwan din, ano? So, habang nagme-meditation, no, sa kapilya, ang mga madre, kasama si Santa Catalina Labore, nakita niya ang mahal na birhen, no? Na doon sa gilid ng altar, may hawak-hawak na globe sa kanyang mga kamay, inaapakan yung ahas, no? At may mga sinag mula sa kanyang kamay. So sabi ng mahal na ina, "This globe represents the whole world and each one of you in particular." At yung kanyang mga mata ay nakatingin sa langit as if interceding for our prayers and our petitions. No? So kaya yung imahe na yun ay tinatawag din nating Virgo Potens o Virgin Most Powerful, no, because of that gesture. No? Hawak-hawak niya yung bawat isa sa atin sa kanyang mga kamay, itong ating mga panalangin. At gayon din, pinagdadasal niya sa Diyos yung ating mga pangangailangan. Di ba napakaganda? No? Yeah. Lalo na ngayon, ha, na may nararanasan tayong bagyo, tapos may nararanasan pang kasabay nito yung pandemic, no? Yung assurance ng ating mahal na ina na bawat isa sa atin, hawak-hawak niya sa kanyang mga kamay. Hinding-hindi ko kaya pababayaan. I will always be there for you. Diba? Yes. So napakaganda ng ganitong pangako, no? Na hindi lang pangako. Ina maganda rin, hindi lang pangako, kundi binibigyang katuparan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen, yes, no? Tama, ng Medalya Milagrosa. So it was also on this same time and day, no, na ni-reveal yung pangatlong imahe ng pagpapakita, no, the third. So that was November 27, 1830. The second and third apparition happened the same day and time. The same day. So ito na yung ating kilalang-kilalang imahe, the very popular one, no. Nawala yung globo sa kanyang mga kamay, napunta sa kanyang paa, no. Nakatungtong siya sa globo, inaapakan yung ahas. Mayroong, sabi ni St. Catherine Labore, Father Nelson, doon sa kanyang diary, pinaka-na-struck daw siya sa imahe na to doon sa mga sinag na nagmumula sa kamay ng mahal na birhen. Mm-hmm. At ano bang ibig sabihin ng mga sinag na yon? Balita ko, Kuya Choy, yung sinag na yan, yung karamihan may sindi. Pero yung iba pa, wala. Ano bang ibig sabihin nun? Sige nga, paliwanag mo nga po sa amin. Sabi ng mahal na birhen kay St. Catherine Labore, no, "These rays are symbols of the graces I bestow on those who ask for them." So, yung mga maliwanag na sinag at mahabang sinag, ay yung mga grasyang parati ninyong hinihingi. Pero marami pang grasya, no? Yung mga hindi masyado maliwanag at maikling sinag na nakikita sa kanyang kamay, no? Ay yung mga grasya na nakakalimutan ninyong hingin. So the Blessed Mother, Father Nelson, teaches us, no? Kasi iba sasabihin, "Father, hindi ko na kailangan magdasal kasi bago ko pa bukbuksan ng aking bibig, no? Alam na ng Diyos yung pangangailangan ko, no?" Tama naman, di ba, Father Nelson? No? But our Blessed Mother teaches us, as a sign of our humility and dependence to God, we ask. And we be specific when we ask. Yes, correct. So yun, no? And then around her are the prayers, "O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee." Anong ibig sabihin naman nun? Sa Tagalog, no, sa Filipino, "O Mariyang ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo." Iyon. So it speaks about the Immaculate Conception of the Blessed Mother. Kaya nga ang Miraculous Medal, no, ay kilala din bilang the Immaculate
conception. Actually, Father Nelson, image of the miraculous medal is the Immaculate Conception. Mm-hmm. Just as the image of Our Lady of Lourdes mm-hmm. is the Immaculate Conception. Mm-hmm. Ano naman yung nakaganon, Father, yung nakakalukip-kip yung kamay? No? Yes. Na Immaculate Conception, mm-hmm. makikita natin sa Manila Cathedral, sa mga iba-ibang cathedral. Yun naman yung nagmula sa painting ng isang artist na si Murillo na sumikat. Mm-hmm. Yun yung kanyang rendition ng Immaculate Conception. Mm-hmm. But, the image of the miraculous medal is the Immaculate Conception. Kaya ang proper name din ng medalya, Father Nelson, is mm-hmm. the Medal of the Immaculate Conception. Yun. Kaya actually, sinasabi ko nga po sa inyo, nasabi nga natin, hindi muna natin bibigkasin ang salitang, ang titulo na yung Blessed Mother na Miraculous Medal. Because bago pa po siyang tawagin na Miraculous Medal, it becomes the Medal of the Immaculate Conception. Yes. Diba? Father Nelson. So, that's the proper name of the medal. Mm. Ngayon, paano bang nakilala na yung nagkaroon ng ano eh, kumbaga parang twist no na from the Medal of the Immaculate Conception, paano namang kinilala no na ito ay naging Miraculous Medal? How come that this title has been given to Our Lady of the Miraculous Medal? Okay, magandang-maganda yan, Father Nelson, dahil related yan sa pinagdadaanan natin ngayong panahon ng pandemya. So, ni-reveal yun ng Blessed Mother, no, yung ganyang imahin, mm-hmm. and then yung likod ng medalya, uh-huh. which explain natin sa susunod na episode. Yes. At sinabi niya kay St. Catherine Labore, magpagawa ka ng medalya ayon sa nakita mong modelo, mm-hmm. at ipinapangako ko ang sino mang magsuot nito na may tiwala sa Diyos ay pagkakalooban ng grasyang hinihingi. Mm-hmm. Yan, sabi ni Mama Mary, sabihin mo yan doon sa director ninyo na in charge sa inyo. No? Mm-hmm. Kanyang director during that time, Father Nelson, ay si Father Aladel, mm-hmm. isang Vincentia na pare. Mm-hmm. So, sinabi ni St. Catherine Labore kay Father Aladel mm-hmm. yung kanyang na-witness, no? Apparition. No? Mm-hmm. Pero syempre, no? Medyo siguro nagdalawang isip si Father Aladel, no? Kahit na sino naman siguro. No? Mm-hmm. Kasi siguro kung sa'yo sabihin yung kuya, ganun din ang mararamdaman mo. Kahit naman ako, siguro diba? Sasabihin ko, si sister mm-hmm. siguro nalipasan ng gutom. No? O mabigat yung trabaho. Oh, tsaka gabing-gabi nun eh. Oh, diba siguro, baka naman si sister eh, habang nag-meditate, inaantok. Kaya... O nag-ahalusin eh. Kaya hindi niya agad pinakinggan no, mm-hmm. yung request, Father Nelson. In fact, lumipas ang dalawang taon mm-hmm. na walang nangyari. No? Hindi niya, wala siyang ginawa. No? Mm-hmm. Pero pabalik-balik sa kanya si St. Catherine Labore. No? Mm-hmm. Until a certain time, nung sinabi sa kanya ni Santa Catalina na, Father, nagagalit na po ang mahal na birhen. Mm-hmm. Doon lang medyo nag-isip-isip si Father Aladel. At ang ginawa niya, nagpunta siya sa Archbishop ng Paris. No? Mm-hmm. No, sabi niya, Bishop, no, ano po ba ang gagawin ko? Kasi may madre kami na nakita raw ang mahal na birhen, gusto magpagawa ng medalya, ano pong gagawin ko? No? Mm-hmm. At ito naman si Bishop, may pagka-practical. No? Sabi niya, Father, simple lang yan. Mm-hmm. No? Ipagawa natin yung nare-request na medalya, mm-hmm. ipamigay sa mga tao, mm-hmm. and then from there, no, sa bunga nito, no, doon natin siya husgahan kung totoo ba yan o gawa-gawa lamang. Mm-hmm. So, the first medals were made 2 years after the apparition, 1832. No? Mm-hmm. Ilang peraso ba yun? Parang, how many? 1,000 medals muna yata ang initial na pinagawa. Ano? Just to give it a try, uh-huh. sabi nga. Yeah. Pero, ang maganda nito, Father Nelson, ang sitwasyon noon sa France no, at sa ibang parte ng mundo, mayroong epidemic. Mm-hmm, mm-hmm. May cholera epidemic na nagaganap mm-hmm. kung saan sa France 20,000 ay namamatay mm-hmm. at yung medalya nung ginawa siya no, pinadistribute ito sa mga madre sa Daughters of Charity mm-hmm. at dahil sila yung maraming mga ospital, orphanages no, at mga institutions no, pinamigay nila ito with the name Medal of the Immaculate Conception mm-hmm. because of the prayer O Mary conceived without sin pray for us of recourse to thee. Yes. Pero dahil pagkatapos nilang ipamigay yung mga medalya, mm-hmm. dahil sa dami ng paggaling, pagbabalik loob sa Diyos, mm-hmm. at kung ano't ano pang grasya at biyayang natanggap, mga milagrong naranasan ng mga taong nagsuot nito mm-hmm. ng may tiwala, tinawag to ng mga tao na the Miraculous Medal. So ibig sabihin, gaya nga ng ating nabanggit kanina, no, from the title... The Medal of the Immaculate Conception, mismong mga tao na, base sa kanilang karanasan, na kung saan sila ay nakatanggap ng himala mula sa Diyos sa tulong ng mahal na bira ng Medalya Milagrosa, the people were the ones who gave the title, The Miraculous
medal. Yes. O ang medalya ng medalya na milagra, medalya milagrosa. Yes. Ano? Mm. At siyempre, maganda rin na mabanggit sa kanila, no, Kuya Choy, na gaya ng nabanggit mo kanina, no. Ito mismo, itong design na ito, ano, kahit na mga tao nagbigay ng title ng Miraculous Medal, take note to, mga kapatid, no, mga kakonect. Hindi kung sino man ang nagbigay ng design. Di ba? Mismong ang mahal na bire na nagsabi kay St. Catherine Labor na ganito ang magiging hugis, magiging disenyo ng iyong ipapagawa. Dapat 12 stars, no, mga ganoon. At kung ano-ano pang mga nilalaman niya, ano. So, yun ang maganda siguro ang malaman din ng lahat, no, na itong napaka-special ho nitong medalya na ito. No. Yes. At nabanggit na natin kanina, Father Nelson, no, yung Immaculate Conception, Miraculous Medal at ang Lourdes, no. Etong tatlong to ay intertwined, no, ay related sa isa't isa. Mm-hmm. So, nung naganap ang apparition ng Miraculous Medal 1830, hindi pa na-define yung dogma ng Immaculate Conception, no. Yes, although yes, meron ng mga pag-uusap, mga debate, no. Hindi pa nito na-define yung dogma. Mm-hmm. It was only after several years, on 1854. No? 1854? Yes. Yeah. No? Matapos nga nung aparisyon, no, lumakas ulit yung mga ugong-ugong at bulungan na dapat na i-define yung dogma ng Immaculate Conception. No? Mm-hmm. Inilabas ni Pope Pius IX, no, pinoclaim niya yung dogma of the Immaculate Conception ng December 8, 1854. Mm-hmm. And, a few years later, no, 1858, no, 4 years after the proclamation of the dogma, muling nagpakita ang Mahal na Birhen sa France. Mm-hmm. At this time, sa isang batang babae naman, si Bernadette Soubirous sa Lourdes. Mm-hmm. Sa Lourdes, no, naman, yeah. Kung saan, nung tinanong siya ni Bernadette, no, ano po ba ang pangalan ninyo? No, sabi niya, I am the Immaculate Conception. Yes. So it's like a confirmation from heaven. Mm-hmm. Mm-hmm. So, kaya yung tatlong yun, no, ang Miraculous Medal, the Dogma of the Immaculate Conception, and Our Lady of Lourdes are all intertwined. No? Kaya lahat yan ay imahin ng Immaculate Conception. Mm-hmm. Napakaganda, no, na makikita natin talagang may confirmation, no, na yes, hindi lang basta-basta may isang taong nagsabi na ito ay ginawang dogma, kundi talagang may katunayan, no, na kahit dun sa pagpapakita kay St. Catherine na Labore at kay St. Bernadette, no, Soubirous, na talagang ang Mahal na Birhen at ang Immaculate Conception ay talagang iisa. Mm-hmm. Yes, or Lady yes, of Lourdes, no, na talagang yes, iisa. Yes. So, ayun, magandang ano yun, magandang nalalaman din ng ating mga kakonect, no, yung mga kasaysayan na ito, no. At ano pa ba, Kuya Choy, ang ating pwedeng mabanggit, ano? Well, yun, no, Father Nelson. So, marami ring mga santo at banal na nakadiskubre, no, ng wonders and efficacy nitong medalya na to. No? Mm-hmm. Mother Teresa is a very big devotee of the medal. No? She would always give medals. No? Pupunta raw yan sa ospital, may dalang basket, maliit na basket, puno ng Miraculous Medal. Mm-hmm. Lalapitan niya yung mga pasyente, tatanungin niya, saan yung masakit na parte? No? Mm-hmm. Pag tinuro ng pasyente, kukuha siya ng medalya, halikan niya, ibibigay niya dun sa pasyente, ilalagay dun sa masakit na parte ng katawan ng pasyenteng yun. Mm-hmm. Si St. John Mary Vianney, patron saint of priests, consecrated this parish of the Miraculous Medal. Mm-hmm. No? St. Maximilian Kolbe is a very big devotee of the medal. No? Mm-hmm. At marami pang ibang mga banal yung nakadiskubre nito. No? Hindi lamang yung paggaling, no, ng pangatawan, but even yung conversions of the soul. No? Mm-hmm. So, at isa na dyan, si Alphonse Ratisbon. Mm-hmm. Sige, magandang istorya yan, Kuya Choy, na mabanggit natin kung sino ba yan si Alphonse Ratisbon, ano? Sige, so, ikwento mo nga sa amin. Basta ang alam ko yan, ano ba siya? Hudyo? Yes, isa siyang Jew, no? Mm-hmm. Sa Italy, no? Of course, di siya naniniwala sa Catholic faith, no? Mm-hmm. Pero isang beses, may kaibigan siya na pinasalubungan siya ng Medalya Milagrosa, no? Mm-hmm. Nasa chain. So, siya naman, no, siguro nakahiyaan na lang, no? Mm-hmm. Sinuot niya yung medalya. Siguro, sabi niya sa sarili niya, kahit naman isuot ko to, hindi naman ako naniniwala dito. Wala namang epekto to sa akin. Yes. So, pwede naman mawawala. No? Not parang a big deal. Not a big deal. Just give it a try. Parang so, sinuot niya. No? Ngunit isang araw, habang suot niya yung medalya, he felt a strong urge to go inside to a Catholic church. Mm-hmm. So, pumasok siya. No? At dun sa isang side altar, side chapel, no, nagpakita sa kanyang Mahal na Birhen, Father Nelson. No? Katulad nung imahe na nasa Medalya Milagrosa, wala lamang yung apak niyang ahas. No?
At walang sinabi si Mama Mary sa kanya. But because of what he saw, he got converted to the Catholic faith. Mm-hmm. At naging pari pa. That's really so that's one of the conversion stories related to the miraculous medal. Ano. So talaga may kita natin na yung mga miracles na ginagawa niya ay iba-iba din. Yes. Diba? Hindi lang naman yung healing. Katulad niyan, conversion. And conversion of the heart. Marami pa rin. Yung ibang ang alam ko, talagang matagal na rin na hindi nagbubuntis. Talagang nabiyaan din. No? Kaya yun, talaga napakaganda ng ng devotion na ipinapahatid ng Miraculous Medal. Kaya inaanyayahan din natin yung ating mga taga-subaybay, no? Mm-hmm. Kung meron silang mga testimonies, miracle stories related to the Miraculous Medal, yes, ay i-share sa atin, no, para ating ma-feature din dito sa ating programa. Opo, naku, napakaganda ho nun, makaka-connect, no? Kung kayo po ay mayroong mga stories, no? Yan, na maaari hong ibahagi niyo po sa amin. Punta lang ho kayo doon, no, sa ating Vincent Connects at mag-send ho kayo ng message ho doon. Ikuwento nyo ho yung mga pangyayari para maibahagi din po natin. No? Napakasarap po kasing ibinabahagi ho natin yung ating magagandang istorya. Yes. Dahil ito din po ay nakapagdudulo to ng inspirasyon, no, yeah, sa kapwa natin, sa ating mga kapatid. Kaya naman sa mga darating pa nating episodes, no, yes, mag-feature din tayo ng mga testimonies, yes, mula sa ating mga kapatid. No? No, na talagang mismo, no, personal na sila pong nakaranas ng pagpapala, no, ng the goodness of the Lord, no, yung mga biyaya na ibinibigay. Syempre, sabi nga natin, through the intercession of Our Lady of the Miraculous Medal, no. Gaya nga nung sabi mo, hindi naman ang Miraculous Medal ang Diyos, no. Yes. Kundi siya ang nagiging daluyan, no, ng pagpapala. Ayan. Amen. Father Nelson, marami pa tayong dapat pag-usapan, no, mm-hmm, tungkol sa Miraculous Medal, pero yes, dahil limited yung ating time at may mga darating pa tayong episodes kung, yes, saan i-discuss natin to. Mm-hmm. So, siguro at this point, tayo ay magpapaalam muna po sa inyo, mga kakonek. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay po sa amin. At sa pagkakataon na ito ay nais po nating hilingan, no, ng panalangin ang ating kapatid na si Father Choi para tayo po ay bigyan ng final and closing prayer kasama rin po ang blessing para po sa ating lahat. Sige, siguro maganda dahil sa itong meron bagyong paparating, maraming nanganganib, ating pagkatiwala yung ating mga sarili sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang inang si Maria. And so we pray the act of consecration to Our Lady of the Miraculous Medal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Virgin Mother of God, Mary Immaculate, we dedicate and consecrate ourselves to you under the title Our Lady of the Miraculous Medal. May this medal be for each one of us a sure sign of your affection for us and a constant reminder of our duties towards you. Ever while wearing it, may be blessed by your loving protection and preserved in the grace of your Son. O most powerful Virgin, Mother of our Savior, keep us close to you every moment of our lives. Obtain for us, your children, the grace of happy death, so that in union with you, we may enjoy the bliss of heaven forever. Amen. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us of recourse day. Saint Catherine Labore, pray for us. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you all, the Father, Lord, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. At maraming salamat, Father Choi, sa yung pag-guest dito sa ating binspirasyon. At wag ho kayo magsasawa dahil pagsasawaan ho talaga natin si Father Choi na sa second, third, fourth, fifth Sunday. Siya po ang ating makakasama. At may makakasama din ho tayo na iba pa. No? Okay. Para tayo po ay tuloy-tuloy na magkwentuhan at malaman ang patungkol sa Miraculous Medal. Ano? Ang COM, MMA. Ganun din, MMA, St. Catherine Labore. Ito po ay pag-uusap-usapan ho natin. Ano? Ganyan sa naman, ating next episode, Father Nelson, yes, ipapaliwanag natin, no, yung explanation ng medal. Correct. Oh, yan ang pag-uusapan ho natin. Ano yung Miraculous Medal? Magandang malaman din ho talaga ito. Ano ho? Yes. Kaya ipapaliwanag ho namin sa inyo
sa susunod na linggo, no? Para later on, kapag nalaman ho ninyo, kapag namimigay ho kayo ng medalya, no? At pinopropagate natin ang Miraculous Medal, kayo mismo nakakapag-explain, no? Ano nga ba itong pinamimigay nating Miraculous Medal? So pag-uusapan ho natin yan next Sunday. Pero bago ho tayo magpaalam, ay nagpapasalamat po tayo kay Kuya Choi, kay Father Choi, na nakasama ho natin ngayon sa programang Binspirasyon. Ganun din po, behind the scene, no, ay nandito po si Father John Era, no, na ating pong nakasama ngayon. Sila po ang mga operators ho natin. At si seminarian na promoted ho. So dati ho sa pag-host, no, pagmimisa, ngayon ho siya ho ang nag-ooperate ng ating OBS, no, ng siya ho nagpapatakbo ngayon ng ating studio. Ayan, no? At syempre si seminarian Daniel, no. Maraming salamat po from the Diocese of Cubao. Father Nelson, kanina nabanggit mo, gusto ko lang kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat, yung ating ginawang bisita Maria kahapon. Yes, so, sige, ako po magpasalamat sa UST Hospital. Nandun po kami kahapon, dinala namin yung image ng Miraculous Medal. Yes. Ito po ay para i-propagate all the more yung Miraculous Medal ngayong panahon ng pandemya. So we'll be visiting hospitals. Mm-hmm. Si Reverend Father Vladimir Magboo, OP, yung kanyang pastoral team and the rest of the doctors, nurses, and admin of UST Hospital, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa amin dyan kahapon. Oho, maraming salamat po. At antabayanan po ninyo ang iba pang pagbisita ng ating mahal na Birhen ng Medalla ni Milagrosa sa iba't ibang mga hospitals pa po. At sa mga darating pa mga pagkakataon, marami pa po kami bibisitahin. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe everyone, at be healthy. No? So, mula sa coronavirus, sa bagyong Rolly, mag-ingat po tayong lahat. God bless you all. Thank you. Lukuban mo ako ng iyong espiritu.